basta na maagapan yun with a fast-paced hero sa side ng barangay, may chance pa sana. Kaso nahihirapan din sila sa spasyo or sa distansya na ginawa ni Nuts. Grabe kasi si Nuts, eh, no? Sobrang lakas ni Nuts. Yung pakito niya parang hindi pakito, eh. Parang hindi naman ganun madalas natin makita na paggamit ng pakito. Sobrang lupit. Nag-evolve. Oo, explain pa yun. Usually, makikita natin yung ganun na matapang jungler. Oh. Kasi lahat ng resources, kuha mo. Ang dami mong buffs. Pero dito, explain ka, ganun kakatapang. Grabe. Sobrang laking factor. Yung dynamics talaga yun ng RSG Philippines. Nakita natin throughout the season na talaga yung mismong bonding experience and yung flexibility ng mga players na to gumana to the point that we're trying to figure out na ano ba talaga yung hero na gagamitin nila. Pues, sa RSG Philippines, this is how they to give the capability sa ibang members na kaya nilang sumabay sa bawat isa. For Smart Omega, there could be a change. Nasa kabilang side na sila ngayon. So now, Fanny pa rin talaga. Fanny 1-1 for Smart Omega's band sa first two against RSG Philippines. Samama ng Valentina, nakalimutan nga kanina. Na-open eh. Nakuha din ng RSG. Sobrang komportable. But this time, Kadita is open. Pwedeng kunin ng RSG Philippines on their second two picks. Kasi yung first pick nila, for sure, posibleng Claude yan. Pwedeng umuha sila ng Claude kasi sobrang komportable ni Kendra. Pero na-punish din naman nila kanina. Fanny, hindi talaga ipapahawak ng Omega kay Irad yan. Sobrang comfort pick ni Irad. Ayaw nila ng ganong last. Yung Fanny, kahit na may possibility kunin nila yon. So yung RSG kayo na nag-iisip, ano kaya ang ipa-first pick natin? Sobrang daming open. Claude. Uy! Well, hindi. Paramis. For RSG Philippines. Sila naman ngayon ang gagamit. So for Omega ngayon, pwede nila kunin yung Claude. At ulit. And Akai, if they want. Yung deadly combo routine combination. Kuha agad ng Claude. Ang ganda ng sagot sa Paramis talaga ng Claude, eh. Matagal na, marami na rin nakakaalam na ang magandang counter nga dun sa Cult Altar ay yung Blazing Duet. Wala dahil nga AoE damage. Ang goal naman dito ng RSG is i-cancel out lang naman yung Claude, eh. And Cho ni Light yung nakaagawa nun. So if hindi kukunin ng Omega yung Cho ngayon, for sure, pwedeng kunin to ng RSG Philippines. Kuha sila ng Cho. Oh, okay. For Omega, so nakita natin na ang priority nila dito ay yung mid lane for Smart Omega or Kikel VJ, possibly. Mm-hmm. Pero okay, so hindi mo nila kinuha yung dito possible combo na pwede sa isang Claude. So probably, the side of Omega, ang mindset nila, kailangan nila i-burst down or deplete ang resources ng side ng RSG Philippines. Alkanya yung damage nilang naipon early game, dun sila nagulang. Yun ang pwede nating makita, yung konting changes. Ititweak lang nila, no? Mm. Pero RSG, man, OSX, oh, parang medyo similar pa rin yung lineup na gusto nilang i-pull off. Bakit ka ba natin babaguin yung lineup na gumana kanina sa game 1 kung ito naman talaga yung weakness ng lineup din nila? Eh, wala. If the medicine works, why change the option? Oo, kasi... So, baka... Ganito talaga. Ganito tayo dito, eh. Oo, ganito tayo dito. Ganito kami sa Pilipinas. Kung gumagana, gagana. Tapos digiban, no? Pwede mag-digiban. Agad-agad. Sabi mo nga, sabi ni Sandy dito, ang digiban for Smart Omega is very important dahil may Atlas, merong Lilia na pwedeng, well, pwedeng gamitin nila ang digi against this lineup. Oo, kasi yung digi ang magandang counter dyan, eh. Kasi yung Paramis, usually, pwede naman siyang i-switch on the mid lane and roam. Kaya naman, pwede, posible pa talaga yung digi pick from the side of RSG. Tapos, yung kulang nila is, yun nga, yung roamer pa na isa, na posibleng digi, kuha na lang sila ng sobrang kunat na XP laner na parang mag-fill in doon sa role bilang tanke na magsasoak up ng damage. And there you go. Omega, that's out the digi. Dahil ito nga ang posibleng sagot ng RSG Philippines. The question is, ano yung magiging workaround ng RSG Philippines dito knowing na ang kalaban nila set up? Kalaban nila may Fatal Links na kaya silang pagsamasamahin. And yung ultimate na nature nitong RSG Philippines is yung Cult Altar. Kailangan dikit-dikit kayo. So may advantage, may pros and cons ang posibleng lineup ng RSG Philippines. Sabi mo nga, Santi, kung ang mindset ng Smart Omega ay team fighting capability setups, so possibly sa mind ng RSG, kailangan nilang isang hero na may ultimate damage burst, magic or attack sa kanilang side. Kasi kailangan mo agapan yung setup. Ito, yung ban ng Omega, yung Cho. Respeto kay Light,
At syempre for RSG Philippines, will it be the XP lane ban against Omega? Si Renjo. No? Renjo pa rin. Kanina, well, kita mo naman. Tinatanggalan nila yung Fredrin na pinick kanina ni Renjo, wala na. So, posible yung minimension kanina ni OSX na Masha sa game 1 pa lang. Respeto para sa hero ni Ryzen. Tanggal ang Ling ngayon. Yung Benedetta, posibleng hero siya ni Nats or ni Irad. So, ang hirap din basahin. Kaya ang piniling ruta ng Omega is i-ban out natin yung dalawang roamer picks na pwedeng gamitin ni Light. Yung Cho na minention ko kaninang pwede sana doon sa second two picks, tinanggal na. Ito kasi talaga yung magandang sagot. Aside doon sa Way of the Dragon na pang sipa doon sa Blazing Duet, pang cancel out, may Jeet Kune Do din siya. So, kailangan pa nila ng isang roamer na may ganong capability na kayang makipagsabayan doon sa Atlas. So, mahirap nang tapatan yan. Pagdating nyo sa mga Atlas, usually ang sagot na lang dyan, Matilda . Yung mismong setup, mismo yung poke burst, pero hindi mo na sila sasagot ng XP lane. So probably for this hero, Karina, pupunta mismo sa kamay ni Ryzen for Smart Omega. So Sandy, dito pwede pumasok yung prediction mo na kung pwede nilang i-seal ang deal sa side ng Omega. So ano bang kulang dito? We can actually have the XP lane or yung mismong yung need na burst na pwede makapag-minus one side ng RS sa side ng Omega. Ito yung kailangan nila for their last pick. And OSX, yung last two picks, nakakatakot tingnan dahil yung Kadita na nakalusot, yung kaninang binan ng Omega na hero ni Exhort, naku po, nakalabas! Mukhang Rome ata nila gagamitin itong Faramis dahil nagban kayo ng dalawang heroes na para sana kay Light. Diyan kayo nagkakamali. Kasi yung hero ni Exhort ang talagang sinisave up namin. Sa moment na last two picks ng RSG Philippines, paano mo nga ba makukompleto? Paano mo nga ba madedeny ang teamfight setup ng ganitong lineup sa Omega? Iwasan ng setup. Grabe. Hindi makukompleto ang Kings of Sea concert under the sea kung wala si Kadita. Lumabas na nga ang Masha ni Renjo. Sakto yung mga prediction natin ngayon, OSX, ha? Sakto, ha? Analyst tayo, ha? May potential. Pwede pala, eh. Pwede na pala mag-predict, eh. Tama ba? Tama ba yan, Wolf? So, nakikita natin dito, ganun pa rin. Pero for Omega, bumalik sa comfort picks. We can either see the Renjo, yung pagbawi nga, sasabi mo kanina sa mismong analyst segment, na yung mismong draft ang magdidikta sa pagbawi for game number 2 for the barangay. Ngayon, may posibilidad na mabawi nga talaga nila OSX. Kasi parang sinadya nilang i-open . They have the setup, meron silang Atlas, meron silang Blazing Duet, AoE damage coming in from Dalilia, single target mula kay Renjo, kayang-kaya niyang habulin dito yung magiging damage dealer na katulad na kanina, na si Kosei nga din talaga isa sa mga naging threat nila because of the damage output. Much better itong draft for me. I would say na mas naging magandang sagot to against the lineup of RSG Philippines. But definitely, RSG Philippines, with the momentum, masasabi natin may konting kalamangan pa rin, may edge pa rin sila dito, OSX. Well, let's see for game number 2. Ito pa rin ang lakas ng Pinas. Showdown, showcase, prime time. Second set na nila to sa concert. Yes, ito na yung second set na nire-request due to public demand, worldwide public demand. Pilipinas versus Pilipinas. Babawi na nga ba ang barangay sa laban na to? Unang attention kaagad ng barangay ay ang gold lane Kosei sa laban ng RSG Philippines. Dahil nga doon sa slight advantage ng isang Leslie with a range against a Claude, kailangan niya talaga yung early game na konting bisita lang doon, panakot man lang para maging maingat itong si Kosei at hindi siya masyadong maging aggressive. Fast clear ang magiging plano ng dalawang teams pagdating sa mid lane. Mauna talaga at mauna itong hero ni KelVJ na Lilia because of the AoE din. Ganon din naman yung damage siya kayang ibigay. Pero, men, hindi natin napansin. Celebrate tayo ng celebrate kanina pa. Pero yung Kadita pala, hindi si Exhort yung may gamit, si Light. Hindi, iba. Nag-evolve ngayong RSGPH ngayon. Wow. Diba, nag-vacation lang. For sure, nag-swimming yung mga to. Sama-sama. Pero ngayon, Nats, naka-Benedetta pre. Ay, bago. Si Nats nga yung nag-Benedetta. Kala natin, yun na yung gagamitin ng Irad kanina . Pero, ang ganda ng mga naging adjustments ng mga teams dito. Parang proof na to para sa mga teams na nanonood, para sa mga fans, para sa mga concert fans, yes. Kailangan nyo talagang bantayan.
ito lang yung proof na sobrang daming heroes na hindi mo mababasa kagad. Ano na nga yung Petrify? Papasukin lang dito si Ryzen. Tatawid nga ba? Pero mukhang gagalawan lang nila. Pero Nuts, we don't like the final blow. Nakayo hindi si pa rin siya tapos. Kaso nga lang medyo delikado. Low siya dito at mukhang maiipit na nga siya ng mga miyembro ng Barangay Omega. Naku po, saan siya dadaan? Haharangan ata siya. Pero sabi ata dito ni Miko, ako nang bahala. Ito na nga ba ang laban ngayon? Miko, wow! Nakaiwas pa rin si Nuts. Ay, for die! Iba pa rin talagang galawan ng Task Force RSG. Binabaliktad ang heist mula sa barangay. Doon pa lang sinubukan kunin ni Miko, pre. Men, sinats talaga, men. Kanina pa to eh. Game on pa lang nung pakito niya. Sinong mag-aakala na matatakasan niya pa yon? Sobrang low niya na. Pero sakto rin yung timing niya dahil nga doon sa ginawang pagsilip dito ni Miko. But now, Omega, sila ngayon ang magsa-start. Ryzen is very low. Pero nalangoy yan ata. Dito rin yung damage na binitawan dito mula kay Exor. Tapos kuha ng isa. Na-secure dito ni Nats yung turtle. Kung kuha pa siya ng kill, may altar na pang save pero mukhang hindi magiging enough. Kaya naman ngayon, talagang habol na sila. Damage coming from Barangay Omega. Will it be enough? Kill VJ. Tatawid dito. Pero mukhang sila talaga madedehado. Two kills plus the turtle. Definitely a win for RSG Philippines. Raiders ngayon mukhang magandang momentum early game na pinag-uusapan natin kanina Santi sa draft ng RSG Philippines. Saved by the bell si Kel VJ. Pero yung damage or sama-samang damage ng RSG Philippines kailangan nilang irespeto. May kalamangan ng 1.K gold lead. Per side ng Omega kailangan ng mindset maayos pa rin para makabawi ng cross map plays or trades. Sa nikita ngayon si Miko pa rin ang nagbibigay vision side ng Omega. Kailangan may spasyo ngayon mismo si Kel VJ at si Ryzen para makabawi. Set up talaga ni Miko ang aasahan ng Barangay Omega. Nakita natin yung Fatal Links kanina na medyo delayed right after na doon sa mismong point sana ng climax. Tsaka medyo malayo-layo din kasi yung mga members ng Barangay Omega. Kaya hindi ma-force ni Miko yung setup kagad. Medyo madedelay yung pagpasok. Pero si Light nakabang, may Petrify na lang ko yan. Ako po, rough waves coming in from Light. A solo kill. Hindi na naprok dito ni Kel VJ yung kanyang black shoes dahil nga doon sa Petrify. Si Kel naman hahabulin si Kosei. Sobrang low niya na pero mukhang hindi siya maging matagumpay. Exhort si Silip dito. Magdi-deal ng konting damage. Pero si Nuts, sa sobrang tapang niya, hindi niya na binibigyan ng problema itong jungler nila na si Irad. Parang sinasabi dito ni Nutsman, mag-focus ka lang sa jungling mo. Kami na bahala manggulo. Ibang klaseng laban to, Raiders and Kabarangay. Talagang Kings of Sea Showdown. Paano nga ba makukompleto ang battle under the sea kung walang pusit? At wala din si Kadita na sama-sama dito sa laban na to. Naku! Ayan na nga! Si Miko nga ba ang makukuha? Kinuha na nga ang pusit. Light with the kill. Vision, damage, and burst na nag-set, manakapag-set up ngayon ng Raiders para sa turtle. Si Rena ang nanaig doon sa labanan nila under the sea. Pero ngayon, turtle naman. Planong kunin ng RSG Philippines, without Miko, mag-aalangan silang pumwesto. Kaya naman si Ryzen, parang tanggap niya na, sige, bigay na natin yung turtle, focus na lang ako sa jungling, kailangan natin humabol. Pero sabi ng RSG Philippines, hindi kami papayag na humabol kayo. Paano nga ba makahabol ngayon ng Barangay Omega? Setup, si Miko ngayon na nga, ibang buhay, pero si Irad na kuha ng kill. May follow-up ngayon mula sa RSG Philippines. Pero may na target, nanakap dito ang isa, si Ryzen, makaiwas pa ba? Buhay pa rin, si Ryzen! Oh. Pero si Irad, hindi na pinakawalan RSG Philippines. Hindi binibigyan ng oras para huminga ang barangay. Talagang kailangan nilang habulin to, pero yung RSG Philippines hindi nga talaga nagbibigay. Mukhang bibigyan pa dito ng hard time ni Nuts. Itong si Rencho on the XP lane ako. Yung RSG Philippines, tuloy-tuloy lang sa pagkuha. Snowball na naman para sa game 2 nila. Speaking of snowball, ito na nga ngayon na pagbawi ngayon ng items. Nakikita niyo on screen. RSG Philippines lamang ng 3.5k gold lead. So si Light may Clock of Destiny na rin. So may scaling advantage sa side ng Omega. Nang early game, sabi mo nga Santi, may checklist, may two steps ahead ngayon ng RSG Philippines sa pwedeng agapan ng barangay. Pero paano? Yung Barangay Omega ngayon, kailangan nila maging patient, kailangan nila mag-abang doon sa setup ni Miko na kanina pa nila naman inaabangan. Sadyang fino-force lang ng RSG Philippines yung Omega na pumalag kahit hindi pa naman nila kaya. Kasi yung RSG Philippines na yung dumadayo eh. Ito yung parang may basketball court doon sa subdivision nyo. Ay. Yung kalaban nyo, dumadayo talaga para pilitin lang may paglaro. Pero kayo, ayaw nyo naman silang kalaro eh. Alam mong malakas pa eh. Kailangan nyo pa mag-practice eh. Kailangan nyo pa talaga mag-ipon ng resources. And ang nangyayari dito, napipilitan yung Omega. Sige, palagan na natin. Andyan na sila. Sayang naman yung punta nila. Ganun talaga. Shoutout nga pala sa mga sumasali dyan sa liga. Ganito kami sa Pilipinas. Kalakas.
lahat dadayuhin kahit saan mang subdivision yan. Talagang kung may laban, tara laban. Pero ito nga ang Pilipinas, kung paano nga ba hinaharap yung sarili. Omega, ngayon gusto ko rin si ko safe. Flicker out. Konting hinga, pero umiikot. May wraparound mula sa RSG Philippines. Maring maipit dito ang Barangay Omega. Si Kel BJ ang unang pick kukunin para Black Shoes. Nakabang naman yung tatlong miyembro. Mukhang hindi nila maabutan dito si Kel BJ. Napagandang galaw mula sa barangay. Pero andito rin naman yung pwesto. Si Nats at ang bibigyan. Kaso nga naman, Electo final blow. Walang nahuli si Miko dito with a Fatal Links. At dahil nga wala na yung Fatal Links, pwede kituloy ng RSG Philippines yung pagtake doon sa mismong pagong. Sisilip pa yung Barangay Omega, pero mukhang delikado na merong bibitawan ditong altar. Sino at mga itutuloy nila. Sino nga ba makakuha ng turtle? Walang iba kundi si Irad ng RSG Philippines. Pero ito na ang laban. May follow-up mula, may push away or peel mula sa Raiders. Pero Omega, nire-respeto ngayon ang damage capability ng RSG. May kill at may meron ding push. Clearly getting more trades. Nawala na ako ang Omega ngayon. Wala talaga sila nakukuha. 8 minutes in, wala pa silang kill. And palaki lang ng palaki yung lead na hawak ng RSG Philippines. Ang kailangan gawin talaga ng Omega dito is mag-ipon ng resources. Again, kailangan yung magandang timing doon sa Fatal Links ni Miko. Ito yung magiging susi nila para manalo. Dahil madalas namang dikit-dikit yung RSG Philippines. It's just that hindi pa enough yung damage kasi nila. Kasi sobrang aga pa nga. Napigilan din kasi ng RSG Philippines yung Omega na kumuha ng resources dahil doon sa mga attempt nila na pang i-invade. Yeah, well, speaking of invade, nahirapan nga dito makakuha ng magandang vision si Miko. Dahil sa taas ng damage burst ng RSG Philippines ngayon, pwede siya maging casualty. Pero si Nats, Electo Final Blow na gamit. Sinusubukan depensahan ng Omega ang mid turret. Uy. Pero purple, exhort lang nga rin pang buhay. Pero nakuha. RSG Philippines, nakuha! Naagawan sila dito ng purple buff, tapos wala na rin yung Fatal Links. May call! Pero dito naman, yung conceal play, tatlo. Ang may iipit dito ni Irad, pero mamba out ang kanilang call. Kaso nga lang, nakupo ang call! Tumawid siya sa may madang gitna! Tapos kayo, niyabulin lang. Dito yung damage si Kosei, sa may madang gendi lang. Pero si Light, pumasok na! Nagsalom! Lumangoy! Sumisid sa gitna, pero wala naman sila makukuha. 2 kills lang ang isesecure ng RSG Philippines. And right after that exchange, Matic, pepwesto na agad sila doon sa Lord's Point. Ibang klase talaga lumangoy si Light. Kahit gaano mang kalalim, CCC rin para sa RSG Philippines. Setup ang taas ng burst na nakuha ngayon ng RSG Philippines sa side ng Omega. Dedepensa ngayon ng barangay. Pero will the time be enough sa late game? Almost 6K gold lead. Wala pang score ang barangay. Sino nga ba ito target? Sino pwede i-delay? First Lord into the game. Ang hirap pumuesto kasi kung kuha ng isa ang barangay side ng RSG Philippines, Matic delete, may hirapan yung kanilang setup play. Oo, mahirap. Kasi pinipick off sila isa-isa. Pinoforce na sila. Parang yung barangay Omega dito, okay, meron tayong setup, meron tayong pang-counter go. Pero lagi tayong binibigla ng RSG Philippines. Kaya kailangan talaga nila maging maingat ngayon. Omega, hindi pa huli ang lahat para bumawi sila dito. Again, isang setup lang ni Miko dito na dikit-dikit at talaga mabigyan ng damage dito ng Omega. Kaya pa nila eh. Pero now, medyo delikado kasi kalahati ng buhay ng Lord. Itutuloy ata to ni Irad. Naka-martis siya dito. So, hindi siya basta-basta mahuhuli din ng Fatal Links because of the immunity. Kaya naman ngayon, magbibigil lang ng konting damage ito si Kose kay Kel VJ. Kaya kailangan lang dumistan siya. Pero si Nats dito, nang Google lang sa may badang likuran. Pero ngayon, ibibigyan na ata nila. Nahuli dito ng RSG Philippines yung Lord. Bibigyan nila yung isa. Bagsak ngayon si Ryzen. Sumilip bigla. Pero si Miko, nako, low na rin siya. Pero ngayon, nanganib dalawang member ng Omega. Pero kailangan nag-basing duet para makaiwas na lang sa damage ng RSG Philippines. Miko goes down. RSG 3 kills plus my Lord. Raiders magpo-push. Clearly a win against Barangay. Saktong-sakto yung timing ng RSG Philippines. Alam nila na sisilip talaga itong si Ryzen doon sa Lord kasi hindi basta-basta i-give ng Omega yon. Dahil nga tuloy-tuloy lang yung pagkuha. Pero naku, men. Yung RSG Philippines talaga, parang hindi sila nagbibigay ng opening sa Omega para nga lang makaklapback. Andun yung setup ni Miko eh. Nakaabang na eh. Pero hindi nga naman niya itutuloy yung setup kung kukulangin sila ng miyembro. So definitely, RSG Philippines, kontroladong-kontrolado na yung mapa. Inhibitor turrets lang natitira mula sa side ng Barangay Omega. Ano kaya yung gagawin nila ngayon dito sa kanilang depensa? Dito sa depensa, no? Sa side ng Omega, dahil puro nga setup ang taas ng CC ng barangay ngayon, kailangan makakuha ni Miko ng magandang ultimate or fatal links. May flicker pa rin si Miko. May comeback potential pa ng barangay. Pero napaka-crucial ng setup ng pwedeng gawin ni Miko. Isang pagkakamali. Walang na hook!
immune na naman si Irad. Ito talaga yung sinasabi nating advantage pagdating doon sa Mortis. Nandun na siya sa kabilang wall, pero tumawid lang siya eh. Isang second skill lang sapat na para makataka sa Fatal Links doon ng Barangay Omega. Sabi ng RSG Philippines, hindi namin kailangan yung Digi para maging immune. Yung hero lang namin, kayang-kaya na yan. Ang hirap, ang dudulas ng mga membro ngayon ng RSG Philippines. Madulas, masakit yung damage, ang taas ng burst sa mga items na naipon ngayon. Almost 8.5k gold lead. Kung pag-uusapan natin ang checklist ng Barangay Omega kung paano makakabawi, setup mula kay Miko at dapat yung damage ni Kelra at ni Kel VJ enough. Pero not unless si Renjo makaka-invade sa backline defense ng RSG Philippines, pwede yun. Kailangan nilang hiwalayin ang Raiders ngayon. Oo nga, no? Pwede nga talaga si Renjo yung lumikod. Kailangan niya lang talaga ng magandang opening. Konting silip lang kay Kosei. Mabigyan lang nila si Kosei dito. Eventually, magkakaroon sila ng higher chance on winning doon sa mga clashes na talagang pinoforce ng RSG Philippines. Pero kailangan mo rin maging maingat eh. Kung ikaw si Renjo, iikot ka nga ba? Sisilip ka nga ba? Kasi posibleng nakaabang lang sila ito eh. Pwede kang i-burst down kagad. Tama yung sinabi mo dito. Iniingatan din nila yung mismong chance na pwede silang ma-burst down. Dahil sa nakikita natin yun, ang possible mindset ni Renjo, kailangan samahan ng grupo dahil kailangan ng depensa. Hala, 2v1. Pero 2v1. Masyadong malalim to, ha? Para kay Renjo, 2v1. Si Kosei hindi pa nagpapakita. Renjo, may HP bars pa naman. Si Renjo ngayon, nalaman niya ng dalawa. Sabi niya, mamba out na tayo dyan. Hindi okay natin kaya. Okay na. Nakita niya yung bala. Naramdaman eh. Yun yung kailangan din iwasan kasi Kosei meron na rin Blade of Despair. So sa nakikita natin dito for this game, may second Lord into the game. 3 towers remaining sa side ng Barangay Omega. Paano nila mahati? Si Kelra, si Kel VJ, kailangan maganda yung magiging call nila dito. Kailangan nilang hiwalayan ng RSG Philippines. Pero paano? Kailangan din nila i-contest yung Lord. At napaka-importante nito sa side ng Barangay. Si Miko ngayon ang sisilip. Kaso nga lang naispata na naman. Yung magsilip ni Ryzen dito, may hatak pang kasama. Nagsalom na naman itong si Light. Lumangoy! Sinisip na naman. Ako po. Kailangan lang umatras pero may altar na binitawan. Si Renjo ang iikot pero medyo too late na. Tatlo ang babagsak. Ngayon, si Kelrat, si Renjo lang natitira. Mukhang hindi right on time yung pagpasok niya sa gitna. Nag-iisa na lang ang dependent sa Barangay Omega si Renjo. 4-man down for Smart Omega. Sinubukang i-bait in ang RSG Philippines sa pumasok doon ng 4 na member para kumuha mismo ng Lord. Pero ang hirap, freeze lane pa rin. Pero isa na namang reset na gagawin ng Barangay. Pero ang damage ngayon ng RSG, sinubukang i-wrap around ni Renjo pero hindi pa enough. Oo, hindi sumakto yung timing nila kasi yung RSG Philippines, binibait nyo kami ha, tutuloy namin to. And now, si Renjo ata makatak pa ng bagya pero si Miko dito nag-aabang lang din. Pero mukhang hindi malalanguyan, hindi masasaluman. Pero ngayon, andito rin naman yung Electo Final Blow. Mukhang mag-clear lang naman si Nats, yun lang yung goal. Uubusin lang yung inhibitor turrets pero Omega is still alive. Hindi pa tapos ang boxing pero makakuha ng libreng Lord ang RSG Philippines. So again, Omega needs to defend. Well, defend, hinga, reset, pero napaka-importante na to kung gusto nilang makuha ang game number 3. So ang capability or the comeback capability, will the items be enough? I-check natin ngayon even for the XP gap ng gold lane. Si Kelra at mismo din dito si Kosei. Mas maxed out ngayon ang damage ni Kosei sa momentum na ginawa nila early game to mid game. So ngayon, sinusubukan pa nilang, well, agapan kung ang items enough. Pero tinan mo, ang taas ng coverage ngayon ng RSG Philippines. Grabe. Yung mismo, nararamdaman ko ngayon yung mismong ano eh. Yung mismong nararamdaman ng Omega na kung lalabas ka nga naman, pwede nang ma-wipe out lahat. Delix, oo. Delix spray. Kunting silip lang, pwede kayong mapitas. At ngayon, sasamahan na nga lang yung Lord. Magpupush sila sa may bandang top side. Uubusin ang lahat ang mga inhibitor turrets dito mula sa side ng Barangay Omega. Agad namang madedepensahan to ng Omega. Ganda ng clear wave nila, pero medyo delikado. Medyo naman ang ahabol. Kaso nga lang, mapapa-atrasan din siya kagad. Pero with that, RSG Philippines na-utilize nila yung Lord. Nakuha nila yung mga inhibitor turrets. But again, meron pang last dance. Kailangan muna i-check yung huling sayaw. Double check your beating heart nga dito for Barangay Omega. Dahil ang hirap nga, kumuha ng magandang pwesto sa ginagawa ni Nat, sa ginagawa ni Iran, sa ginagawa ni Light. Who do you target sa RSG Philippines? Kung ikaw ang Barangay, sino nga ba talaga? Mahirap bigyan itong si Kosei dahil sobrang layo niya. Yung ikot naman ni Renjo dito lagi, nai-intercept siya eh. Yung on the way ka pa lang, papunta dun sa goal mo, meron ng checkpoint na nakaabang kaya hindi mo talaga matuloy ng derecho. So eventually, yung Omega,
wala silang choice kundi mag-antay na lang doon sa magiging action ng RC Philippines. Kung ano yung action ng RC Philippines, tara, react tayo. But this time, Omega, mukhang medyo delikado na kung ibibigay pa nila yung next Lord. Kasi nga, sobrang open na nung base nila. Kitang-kita na lahat eh. Well, speaking of opening, ang items ngayon ni Keller, may na rin siyang 4 core items for the Claude against Jose. So we can either ask or count na dapat yung damage niya enough para makounter dito ang team fight or kumbaga yung laban nila against RSG Philippines. Nakikita natin ngayon ang mindset ni Renji, sinusubukan na mag-invade ng backline ng side ng RSG Philippines. Kaso kailangan din nilang mag-ingat. There's a lot of things at stake sa laban na to. Yung base nila masyadong open. Ang daming pwede mag-split sa side ng RSG Philippines. Yan nga eh. Hindi mo pwede talagang iwan. Hindi mo pwedeng iwan yung lane mo, no? Laging may posibilidad niya na erekta. Katulad niya yun, bottom lane. Kung open yan, pwedeng erekta ng RSG Philippines. Mahirap. Medyo hati yung mga members nila dito kasi may sisilip sa Lord Pit, may sisilip din doon sa may budang ibaba. Maaaring may tumawid doon ng sama-sama. Well, kailangan ng Omega magkaroon ng margin or kumaga a window of error ang RSG Philippines. Pero hahayaan nila bang mangyari yun? Dahil if kung pupuntahin mo sa late game to, mas kukunatin yung Masha, si Renjo, at the same time, makakuha din ng items si Kel at si Kel VJ. We can say na yung mindset ng Omega, pinapapunta pa nila kung saan sila komportable yung late game. They will not stop na makakuha ng magandang momentum dito, pero may call. Uy! Ang barangay! Ako po! Binigyan na agad nila si Miko. Sumilip lang naman ang bahagya. Pero tinuluyan talaga nila. Kaya ngayon, yung contest ng Omega itutuloy pa ba? Pero ngayon, may ginagawa naman si Nats doon sa may bandang base. Mukhang itutuloy nila doon, mismo sa pagkiklear. Nahati na nga kasi napilitan si Kelrang umuwi habang yung Lord naman na magiging focus dito ng RC Philippines. Andyan pa rin si Ryzen. Pero ginugulo lang siya dito ni Exhort kaya hindi sila makalapit ng tuluyan. Hindi rin pinaforce ng RC Philippines. But now, ang makakasecure ng Lord ay walang iba kundi si Irad, pero makukuha nila yung kill auto exhort. Mabubuhay lang din kagad. May mga minions doon sa base ng Barangay Omega, pero ngayon godlike na dito si Irad. Laban kung laban, sabi ng barangay, si Light ngayon uiwas sa setup sa pwedeng kundi ni Renjo. Pero may konting defense pa rin ng Omega. May push ngayon ng RSG Philippines, meron silang Lord. Isang magandang setup, kumpleto pa rin ang Raiders. Wala si Ryzen. Will the damage be enough? Medyo delikado ngayon ang sitwasyon kaya ng Omega. Ba? Kasi kulang sila ng isang miyembro habang may Lord na punupo yung buhay. Tapos napakadaming minions sa darating. Nalanguyan dito si Kelra. Pero mukhang napalipad lang naman siya. Pero si Nats dito, wala ba? Elect the final blow na. Meron din siyang petrified na kasama. May mga minions. May Blazing Duet. Enough ka ba talaga yung defensa? Exhort! Using the cult altar to save his teammates. But there you have it! RSG Philippines! Securing a sweep against Barangay Omega! And that is just it for the Raiders against the Barangay. Hindi man lang nakabawi doon o nakahinga ang Smart Omega kung paano natin mismo nakita sa draft na pwede sana nilang bawiin. Pero again, ito ang lakas ng Pilipinas. Suporta pa rin. RSG Philippines is on a roll, Santi.